inaandar ko ng unit. After a seconds, bigla lang nag-switch off. I-check natin sa tester. Set natin sa times 1 or times 10 ohms. Yan, walang resistance. Oh. Tingnan nyo. Tapos, after a seconds, bigla siyang nag-switch on. Hindi naman shorted o grounded ang unit, pero bigla lang namamatay after a seconds. May resistance naman ang unit, try natin pandarin ulit. Tingnan natin sa clamp meter. Ang normal reading lang dapat sana ay 0.70 to 0.76 amperes. Pero pag isaksak mo, pinapapaandarin mo, nagka-high ampere ang unit, umaabot na sa 2 amperes mahigit. I-observe natin kung mag-switch off ulit. Bigla itong namamatay. Yan o. Biglang nag-upang unit, pumipitik yung relay. So, i-determine natin ngayon kung anong problema nito. Yan dapat yung normal ng takbo niyang amperes niya. 0.76 amperes lang sana, pero nag-high amperes siya eh. Tuloy din na umaandar ang unit. Tanggalin muna natin sa saksakan para magpa-check natin ang relay at compressor. Unahin natin yung relay, pumipitik. Di naman mainit ang compressor, pero bigla lang pumipitik yung relay. Unahin muna natin ang relay, tapos kung walang problema yung compressor naman. Kung okay ang relay, check natin yung compressor. Pero habang pumipitik pa, unahin natin yung i-check ang relay kung may relay kasi siya eh, kung ano ang nawawala ng supply, yung overload ba. Tingnan nyo, bagong-bago pa po itong unit. Ako wala, itong unit na ito, maliit lang siya kaya hindi ko na dinala sa shop. I-check ko muna kung baka relay lang ang problema. Tatanggalin ko yung relay para ma-check natin isa-isa. Resistance lang po ito. Pag mag-check ng overload yung relay, resistance at saka continuity. Sheet lang ng ang tester sa times 1 or times 10 ohms. Tanggalin natin para medyo masikip pa eh. So unahin kong i-check itong relay. So set natin sa times 10 ohms. Kung gagalaw ang printer ng tester, ibig sabihin okay pa. So yun o, di gumagalaw yung tester. So ibig sabihin defective yung relay. Yan o. Pag mag-check kasi ng relay, ganyan lang sa running at saka starting, ilagay mong test probe. Tapos gagalaw-galawin mo lang. Tanggalin muna natin tong sakit. Medyo yun. Gagalaw-galawin mo lang. Ganyan. So open ang relay kaya biglang nag-high ampere at namamatay yung compressor. Hindi siya nagbibigay ng supply sa running. Yan o, hindi gumagalaw. Check natin yung overload. Pero ito, isa na sa dahilan bakit hindi umaandar yung compressor. Walang supply yung running at saka starting. Itong rip na ito, isang Fujidinso R600 yung refrigerant niya. Yung overload, yung pumipitik. Ito. Tingnan natin. Yan na, wala siyang supply. Yan na, mayroon na. Wala nga.
Ang overload na yan ay pumipitik. So maya maya magbibigay ng supply yan. Tingnan nyo. Sa ilang segundo babalik yan. Yan o. So may linya yung overload. Pumipitik lang yun dahil sa hindi nagbibigay ng supply yung running. Yung relay ang open, yun ang problema. Kaya bakit biglang namamatay ang unit sa ilang segundo lang at saka nag-high ampere siya. So, hindi ko na napakita kanina kasi i-check ko lang muna sana, pero hindi naman masyado malaki yung trouble. Yan o, yung relay. At baliktarin mo ng ilang beses, open talaga siya. Pag mag-check kasi, ganyan lang resistance, set mo sa times 1 o times 10. Yung overload, yan o, may supply na siya. So, ito, may dala akong relay, nagkuha ako sa shop. So, yan o, tingnan nyo. Kahit medyo luma na siya, tingnan nyo ang pagkakaiba. Ito ay good, may linya siya kumpara sa bago, defective na. Yan. Tingnan nyo, medyo may kalumaan na yung i-replace natin, pero as long as na gumagana siya, pwede pa yan. Pero itong yung original na sa release sa dati na refrigerator, wala na. Tingnan nyo, short natin. Ganyan lang po mag-check ng relay. Babaliktarin mo lang. Di po bago ang relay, pero okay pa po ito. Magagamit pa ito. So mapapakinabangan pa ito ng customer. Actually, itong refrigerator na ito sa isang opisina. So hindi na lang namin pinull out. Che-check ko na lang muna dapat sana, pero na-determine ko na hindi naman masyadong malaki yung trouble. Hindi naman compressor, nasa relay lang, so hindi ko na dadalhin, dito na lang. Ngayon try nating ikabit para paandarin natin ulit kung titingnan natin kung mag-high ampere pa ba siya. Kasi confirm naman na yung relay ang problema, pero baka may problema pang iba. Try muna natin paandarin yung unit. Pero sana ito lang ang problema niya para hindi masyadong malaki yung trouble. Medyo maluwag yung terminal ng relay. Balik muna natin para mapaandar natin ulit para ma-check natin yung amperahe. Bago natin siya paandarin mga master, check muna natin ulit sa tester. O yan, may resistance na po. Hindi naman shorted, hindi naman defective yung wala namang ground. So same lang sa pag-check kanina, times 10 o times 1 ohms. Pero try nating pandarin ulit. I-determine natin, ititingnan natin yung piste, yung clamp, kung magka-high ampere pa ba siya. Huwag nyo pala akong kalimutan i-subscribe mga master ang aking YouTube channel para updated kayo sa bagong mga video. Subukan nating i-switch on ang unit. Titingnan nyo sa clamp meter. So yan o. Bumaba na siya. Hindi na siya umabot ng 2 amperes mahigit. 0.46, 0.45. So akyat bababa pa yan kasi bago pa lang eh. Actually itong unit na ito matagal na daw hindi umaandar kasi nga sira nga daw, pero may time na silang nagpaayos kaya ngayon nakita nila na gumagana pa. So di na nagsiswitch off yun at nag-high ampere yung unit o. Nasa normal reading na siya mga master. Okay na rin yung tunog ng compressor. Yan o. Yan yung amperahe niya.
Mabuti naman at hindi na tamaan yung compressor, so medyo mainit-init na po siya, oh. Ang high side mainit na. Yung filter medyo mainit na din. So may refrigerant pa ang unit. Yun lang ang problema. Yung relay. Biglang nag-open siya. So tuloy-tuloy na ang andar at di na namamatay. Pero na-confirm na yun lang ang problema. Tatanggalin na natin to ngayon para kasi nakatalikod yung ano, eh, refrigerator na ito. So yan yung reading ng ano niya, normal na. So yun lang ang problema, mga master. Approve, okay ba? Maabot na siya ng ilang minuto, hindi nag-a-ampere, hindi na, na namamatay yung unit. So tanggalin na lang natin para yung sinaksak ko din na ginawa kong wire, yung plug, matanggal na din para mapaharap na rin itong refrigerator na to. Maliit lang talaga ito na refrigerator, so kahit naman maliit o malaki, pag mahirap yung problema, same process pa rin, pero relay lang ang problema, so okay na to. Huwag niyo akong kalimutan i-subscribe, mga masdara. Remnitech, para updated kayo sa bagong mga video. Confirm na, mga master, na relay lang yung problema niya. Kaya nag-high ampere siya, ilang segundo lang namamatay. Yung itong unit na ito, 1 year mahigit pa lang. So, may kadahilanan kung bakit naging ganito. Dito kasi sa amin, normal na laging nagbabrun out. So, hindi nabubunot agad ng ang saksakan ng customer dahil busy puro na ito yung nasa opisina lang. So wala na silang time mag-switch o pag mag-brown out. So pero sinabihan ko na sila. So uulitin, kung mag-brown out, kailangan tanggalin. Balik agad mga for safety, pang 5 minutes. Ganun lang po, mga master, ha. So pwede na nating paharap itong refrigerator na ito para magamit na nila. Ganun lang mag-check, set nyo yung tester nyo sa times 10 o times 1 ohms. Check nyo muna yung plug bago nyo isaksak, baka may grounded o shorted yung unit, so malalaman agad. Pero ito, na-check ko na kanina, hindi ko lang napakita agad kasi busy dito kanina sa opisina nung wala na masyadong tao, kaya ako nagbibideo. Kaya tingnan nyo yung unit, sobrang liit lang. Approve ba, mga master? So, mamaya-maya, kahit sila nalang magpa-under nito kasi katatanggal ko lang. So, kinang unit. Confirm na relay yung problema. Kaya nawawala siya, nag-high ampere. Maraming salamat, mga master. Huwag niyo kong kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel na Remnitech para updated kayo sa bagong mga video na darating. So okay na. Maraming salamat po.